Dumating siguro yung time na humina ang kapit ng brakes mo at di mo alam kung bakit. Ang video na ito ay ipapakita kung paano mo ito magagawa ng paraan. Panoorin mo na lang hanggang matapos dahil may mga reminders ako sa dulo. Simulan na natin. Paano nakakontaminate ang brakes? Madalas rin ito sa maling posisyon ng pag-lube ng drivetrain. Kung pressured can gamit mo, pwede kasing lumipad ang mga particles at kumapit sa rotors. Gumamit ka na lang ng papel para pangarang. Nakakontaminate din ang brakes kapag hinahawakan mo ang rotors or brake pads. May natural oil kasi ang kamay natin, kaya dapat huwag mong hawakan ang contact points ng brake pads at pati rotors. Simulan natin sa brake pads. Mas madaling maglinis kapag tatanggalin mo mismo sa mount ang mechanical brakes. Bali same guide applies sa gagawin. Kahit pang hydro or mechanical pads ang lilinisin mo, parehas rin ang proseso at ito ang mga kailangan mo. Ito yung brakes ng tropa ko dati na accidentally daw nalagyan niya ng baby oil. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero simulan natin sa paglihan ng pads. Gagamitin ko to bilang visual reference at ikakabit ko rin to dun sa tricks. Iba-iba ang build up ng brakes. May magnetic na madaling matanggal ang pads. Meron naman yung kailangan mo pa tanggalin ang tornilyo. In my experience, mas maganda yung square ang pads kasi mas malakas kumagat. Kaya kung bibili ka ng bagong bike na mechanical ang brakes, magandang factor ito na i-consider lalo kapag matagal ka pa mag-upgrade ng hydro brakes. Makapansin mo na natatanggal ang grime. Gamit ang cotton, punasan mo na lang ang pads. Rinse and repeat na lang hanggang luminis. Linisin mo na din ang rotors. Makintaban ito tignan, pero may dumi pa rin ito sa mga butas. Install mo na lang ulit and itest mo. Kung hindi pa rin ito gumana, try mo nang sunugin. Yes, seryoso. Gumamit ka ng alcohol as fuel. Mas maganda kasi ang result nito kaysa yung paggamit ng ibang gasolina. Recommend ko na lang na alcohol na lang gamitin niyo. After neto, install mo na lang ulit, then kailangan mo na lang i-bed in. Bali, kailangan mo na lang ito gawin para gumaspang ang rotors at pads para makapit ulit. Paano nga ba mag-bed in? Pick up ka na lang ng momentum, then sabay piga ng brakes sabay, harap at likod. Rinse and repeat hanggang mapapansin mo na kung makapit na ang brakes. Sa pagbabike mo, nasubukan mo na din siguro maabutan ng ulan. Napansin mo din na umingay yung disc brakes mo pero lumakas. Kung konti lang ang diferensya ng brakes mo, pwede mo buhusan ng tubig ulan. Pero, ang pro lang dito, mabilis na solusyon ito sa maliit na problema. Ang cons naman ay kung naka-stack hubs ka, tulad ko ng open bearing, yung simpleng bulitas lang, mapasukan ng tubig sa loob at baka maapektuhan yung mga bulitas. Also, baka maapektuhan pati tornilyo at cables. So, sabihin ko lang na maganda itong gawin minsan para di time consuming sa paglinis. Pero for mild issues lang ito. And if di pa rin gumana ang paglinis ng rotors at pads, baka kailangan na bumili ng panibagong rotors at pads. Baka sadyang malala ang contamination. Kaya advice ko na lang na palit brake pads at rotors na lang. Huwag mo nang tipirin. Kung nakatulong ang video, alam mo na kailangan mo gawin. Subscribe na din kung gusto mo pa ng makabuluhang content. Comment down below rin kung may any ideas kayo or suggestions. As always, ride ready mga kaibigan.